Selfish kanyang pagmamahal. Galing langit yung pag-ibig na yun, binaba niya sa lupa. So this kind of love is the love that is true. Previous years, marami tayong pinag-aralan dito. Dati, may sinishare akong apat na klase ng love. Yung Eros, Phileo, na pa? Storge, Agape. Then, nag-share ako ng walo or pito, walo. Pragma, ano pa? Family love, selfish love. So, marami po ito. At merong radio station na minsan napapakinggan ko pag wala na akong mahanap sa madaling araw na dinidefine niya what is love. So, iba't ibang klase, iba-ibang forma, love ng kapwa lalaki sa lalaki, kapwa babae sa babae, ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, at whatever. So, ang daming kinds of love, pero there is only one true love. Isa lang talaga, yun yung hindi ka masasaktan. So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon, umaga, kaya natin kinanta yun. Kung nag-enjoy kayo, salamat. Kung na-stumble kayo, pasensya na. Okay. 1 Corinthians 13, 1-7. Saan niyo po yung Bible dun siya? Dito nakasulat kung ano ang characteristic ng totoong pag-ibig. Totoong pagmamahal. Okay? So kung nandiyan na kayo, let's pray. Let's bow our head. In the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Whatever happened to our left, to the right, even pestilence will come, it will not come nigh to us. Lord, we declare it among your people. And today, as we listen, let us hear your voice. Speak to us, speak to our heart. Let our hearts be open and humble enough to receive your truth that will set us free. Let your spirit move, Lord, in us. We thank you and give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, 1 Corinthians 13, 1-7. Pinag-aralan namin sa Bible school, Bible college, Bible seminary, at saan-saan. Itong Corinthian church, ito po yung church na pinaka-grabe ang sakit ng pulong binigay kay Paul. Every chapter ng Book of Acts, mapapansin nyo, meron siyang dinidiscuss na certain topics, issues, problems na nag-exist doon sa church. So, pati yung communion sa chapter 11, yung communion, kanya-kanyang dala sila ng tinapay, tsaka alak. Tapos, mayayaman, siguro galon-galon yung dala. Tapos, ang dami tinapay na dala. Yung mahirap, nandun sa sulok, ang ginagawa nila, wala pa, hindi pa dumadating yung ibang member ng church. Nagko-communion na sila. Siguro lasing na nga iba. Tapos sabi ni Paul, kaya kayo namamatay eh. Madugas kayo eh. Madamot kayo eh. So sabi niya, kung gutom kayo, huwi kayo sa inyo, huwag dito. So ganun yung mga balat ni Paul. Tapos yung issue ng pag-worship sa mga babae na kailangan nakatalukbong kasi kultura nila yun ha, hindi yung Christian doctrine. Culture. Iba yung culture sa doctrine. At marami pang ibang issue. And then pagdating ng chapter 12, itong mga taga-Korinto, ang gagaling sa spiritual gifts. Kaya nila mag-speak in tongues, kaya nila mag-prophesy, kaya yung faith nila ang tataas, kaya nilang, yung iba doon nakaka-experience ng miracle of healing, at kung ano-ano pang mga himala. So, matindi itong church na to. Bagamat itong church na to ay kuripot din at the same time, no? Kasi about giving naman yung diniscuss sa mga ibang chapter. Na yung mga taga Macedonia, mas magaling pang magbigay, mahihirap to. Pero itong taga Corinto, syudad kasi ito na sentro. Somewhere in Mediterranean, bandang Greece po ito, Turkey, between that place. Ngayon, pagdating ng chapter 12, spiritual gifts yung topic. Pero lumaktaw si Paul sa 13 na bigla niya sinabi, ito yung mas mainam. Okay? Sige, nandiyan na ba kayo? 1 Corinthians 13. Ang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 1. Ano yung unang verse na sinabi?
Kasi nga, ang sabi. If I speak in tongues, okay. If I speak in tongues of men and of angels, but not have love. Kahit nag-speak in tongues, sa charismatic po kasi, teachings and Pentecostal teachings, which is we belong, meron pong tinatawag sa Corinthians 12 na ano, heavenly language, yung speaking in other tongues, tsaka speaking in unknown tongues. Hindi ko pinapractice dito sa pulpit, baka mag-expect kayo na mayroong lumabas na rabbit dito habang nagtatang sa kurabash, karabarat, akanda. Uy, baka may rabbit, nagmamagic si pastor. So, ginagawa namin yan, but not here. And then, sabi dyan, kahit pa nagtatangs ako, heavenly language, language ng Diyos o language ng anghel, pero wala ka namang pag-ibig. But have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. Kaya wala akong belief sa nagtatangs lang. Hindi ako kontra sa nagtatangs. Kaya yung tumba-tumba, kada tayo sa harapan, kada punta, pinag-pray na kung sino, tutumba, tatayo, pagbangon, ganun pa rin mo gali. So, hindi ko kinakontra yung mga ganun. Pero hindi yun ang basihan na ikaw ay talagang puspos ng banal na spirito. So, kung ikaw ay nagtatangs o anumang gifts meron ka, pero wala kang pag-ibig, isa kang maingay lang, isang ingay ka lang, okay? Noisy gong or clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries, yung prophetic powers, nakikita mo kung ano mangyayari in the future. Kaya mo mahulaan, kaya mo makita. Alam mo yun. So, antindi nito. Pero, sabi din ni Paul, and understand all mysteries, all knowledge, pero tinatawag na word of wisdom, word of knowledge, alam mo kung nasaan yung mga bagay-bagay, hindi, kahit nakakalimutan mo, kaya mong malaman agad, kaya mong ma-detect para may GPS. So malupit tong gifts na to. And I have faith, all faith, so that as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Kahit ikaw na yung pinakadakila, pinakamagaling, power ka, powerful ka, yung power ni Hulk na sa'yo, ni Thor na sa'yo, sino pa, ni Iron Man na sa'yo na lahat. Maraming tatay, Iron Man eh. Gaplansya. Nasa iyo na lahat ng kapangyarihan ng Avengers, pero wala kang love, wala kang kwenta. Sabi mo sa katabi mo, wala kang palang kwenta pag wala kang love eh. Kahit magaling ka pa. If I give away all I have, and if I deliver off my body to be burned, kahit magpakamartir ka pa, pasunog mo yung katawan mo, but have not love, I gain nothing. So dito sa mga argumento ni Paul before he defined what is love, sabi niya, it's useless, it's nothing. Walang kwenta, walang pag-ibig. Ang dami mong nagawa, ang dami mong talent, ang dami mong galing, pero wala kang pag-ibig, wala kang kwenta. Sino dito gusto wala siyang kwenta? Of course, none. Gusto natin meron tayong kwenta. Gusto natin merong katuturan yung ginagawa natin. Gusto natin, sabi dito, hindi lang tayo ingay, no? Yung ingay po na walang message, nakakabanas. Okay? So now, pagdating ng verse 4, dito dinefine o in-explain yung characteristic kung ano yung true love. And I will go to different versions ng Bible para maintindihan natin lalo kung ano talaga yon. Kasi ang biblical word na ginamit ay Hebrew in the Old Testament at Aramaic. Sa New Testament, Greek. Kada word na ginagamit nila, pag tinranslate mo sa English yan, hindi yan kaya ng isang word lang. Okay? Kanyari, peace. And the original word is shalom. Pag tinranslate na English yung shalom is peace. Pero hindi yun nalilimitahan sa peace. Shalom means prosperity, abundance, well-being, and everything that is good. Kaya pag nagbatihan yung mga Hebrew, shalom. Ibig sabihin, everything that is good be with you.
Magmula sa peace and blessing. Okay? So, kaya maraming version ng Bible, okay, magtaka, alimbang magandang version, lahat yan magandang version. Kasi isang version ng Bible, hindi niya kayang express yung meaning. Kumbaga sa gatanang nyo, di ba, ilang beses mo binibigay yung sapal. Asapal? Ano tama mo? So, ilang beses? Una, unang gata. Lalagyan ng tubig, pangalawang gata. Lalagyan ulit yung tubig na medyo maligam-gam para pangatlong gata. Kasi hindi na uubos sa isang bigaan. Ang Bible, ganun din. Isang verse, from one version of the Bible, hindi kaya niya express yung kompletong mensahe. Kaya nga mas maganda, iba-iba version ng Bible mo. Kunyari, this year, binasa mo NIV. Next year, King James ka naman. Yung King James. So, let's see. Chapter 4 hanggang 7, ang NIV, ganito ang sabi. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. New King James Version. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. It's not provoked. Takes no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. O kayo naman sa ESV. Buso naman kayo pag ang pumasa. Sige, read. 1, 2, 3. Okay, salamat. Tingnan natin kung pasado tayo sa true love is experiment. Tingnan natin kung pasado tayong lahat dito. Kung ito ba yung ginagamit nating klase ng love. Kasi nga yung Corinthian Church, bagsak. Siguro marami sa atin pasang-awa o bagsak din dito. Let's see. Number one, love is patient. NIV, love is patient. Tsaka sa ESV, English Standard Version. Sabi dito, based on dictionary, papatulong tayo kay Webster dito. Intindihin natin word for word para maintindihan natin kung nandito tayo o wala. So according to Webster, yung patient is bearing pains or trials calmly or without complaint. Ulitin natin. True love is patient, and patient means bearing pains or trials calmly or without complaint. Tanungin mo yung katabi mo, pasado ka ba o bagsak? Dumating ba yung mabigat na pagsubok sa'yo nang tinanggap mo lang na, Lord, may plano ka dito. Hindi ka umaangal, bakit me? Bakit me? Why me, Lord? Why me, Lord? Alala niyo yung tinasabi ka noon before darkness time last year. Pag mabuting bagay nangyari, pag masamang bagay nangyari sa iyo, ang tanong mo agad, why me, Lord? Bakit ako? Bakit kami? Bakit ako pa? Pero pag mabuting bagay, hindi ka nagtatanong ng ganun. Pag bless ka, why me, Lord? Hindi ka naman karapat dapat i-bless. Hindi naman ako karapat dapat i-bless. Yun yung moment na dapat kang magtanong, why me, Lord? Pero pag ikaw dumanas ng mahihirap at problema at pagsubok, dapat hindi ka nagtatanong, that's what we deserve. Hello? Grace? What is grace? Huh? Grace is giving you things that you don't deserve. And mercy is giving you the punishment that you deserve, but God withhold it. Okay?
So pag masama yung nangyari sa atin, actually that's what we deserve. Pag mabuti, hindi yun deserving. Kaya nga dapat kung kailan tayo nagtatanong why me Lord pag mabuti. So dito, ang tunay na pag-ibig na meron ka sa puso mo, kung ito'y nandiyan sa'yo, pag dumating yung pain, tahimik ka lang. Magtitiwala ka pa rin kay Lord at hindi ka umahangad. Check or cross? Check or X? Anong grade? Tanungin mo katabi mo. Check or X ka? Check ka, hindi ka umahangal? O check, umahangal ka? Ala, nalito tayo, no? Pag wala ka nito, ekes. Pag meron ka nito, check. Are you calm? And you don't complain during the painful moment na binibigbit mo ngayon o kung kailanman. Kung nakaya mo at tahimik ka lang, Lord, kaya ko to. Nandiyan ka. Then you have this. Kung hindi mo kinaya, ekes, wala. Okay? So when you apply this to your, to the people around you, to your husband, wife, spouse, magulang sa anak, anak sa magulang, boyfriend, girlfriend, mag-asawa, pag meron kang love sa kanila, titiisin mo yung sakit. Now, payapa at tahimik. Pinagtitiisan na nakita, tapos ganyan ka pa! Di ba nakita, nagtitisak sa'yo? Oh. Hindi yun. Iba yun. Imitation yun. Made in China yan. Ang true love, tahimik lang at hindi umaangal. Titiis. Ganyan si Lord sa atin. Habang gumagawa ka ng kalokohan at kitang-kita niya, He knows the depths of your heart, He see every move you make, every step you take. Pero sabi niya, He know the depths of our hearts and He love us the same. Nagtitiis habang nasasaktan si Lord sa kalokohan mong ginagawa, pero minamahal ka pa rin. May usap tabi mo, ganyan si Lord sa iyo. Alam niya lang, kalokohan mo, kasalanan mo, pero tinitingnan ka, nasasaktan siya, pero tahimik lang. Ganon si Lord. Hello? Masaya ka? Masaya ka pag sa'yo to, binigay yung love na to, that is patient. Masaya ka? Di yata kayo masaya, tapusin natin to. Mas di na masaya. Na kahit nagkakamali siya si Lord, nagtitiis lang, sino masaya doon? Di ba? Eh kung ikaw naman ang gagawa nito sa iba. Sige, sila, gumagawa ng mali, kalokohan sa'yo, o kung kanino man, lalo sa'yo, tapos titiis ka lang. Kaya mo to? Sabi ni Lord, lahat ng binibigay ko sa inyo, ipasa niyo sa iba. Kasama to. Kaya kung nag-enjoy tayo sa tinatanggap natin benepisyo galing kay Lord, dapat nagsishare din tayo ng benepisyo ito sa ibang tao. Dapat natin itong matutunan. Actually, dito natututunan, nakukuha at pinapasa ito. Okay? So, anong meaning nitong patient na to is bearing pains. Yung word naman na, ito pa, manifesting forbearance under provocation or strain. Sa New King James Version kasi yun, suffers long. Talaga yung pagtitiis mo, long. Long suffering. So ang ibig sabihin nitong patient na to, mahaba kang magtiis. Mahaba pasensya mo. Okay? So, another definition is manifesting forbearance under provocation or strain. Yung pag pinipilit ka ng magalit, kailangan ka ng mapikon, pero deadma ka lang, di ka napipikon. Alam mo, ito lang, ito, sa tagal ko na kay Lord, hindi siya nag-expose ng kalokohan mo until ang tigas talaga ng ulo mo at mukha mo. Kung may gagawin kang kasalanan, tapos nagkaroon ka ng regret and remorse, hindi ka naman exposed ni Lord, hindi ka parurusahan agad. Pero yung ayaw mong umalis dyan sa kasalanan mo, ayaw mong tantanan, ayaw mong tigilan,
tinutuloy mo pa kasi pinapatawad ka naman ni Lord kasi nagtitiis naman siyang nasasaktan habang ginagawa mo yung kalokohan yan. Ang sabi dito, may hangganan din ito. Okay? Manifesting forbearance under provocation or strain. Huwag mo hamunin si Lord. Okay? Huwag mo hamunin si Lord. Itong verse na to, itong word na to, is manifesting forbearance under provocation. Yung bang, pinipilit kang magalit, pinipilit kang mapikot, pero hindi ka napipikot. Sabihin siguro nila, Diyos lang makakagawa niyan. Totoo. Diyos lang ang makakagawa nito. Merong verse sa Bible, to God, nothing is impossible. Luke 18:27. Pero meron ding verse sa Mark 9:23, to those who believe, nothing is impossible. Wala imposible sa Diyos. Pero pag naniwala ka sa Diyos, sa'yo wala rin imposible. Ito, Diyos lang makakagawa. Pag meron kang Diyos sa puso, kaya mo rin. Anong silbi niya kung nandiyan sa'yo, tapos di mo kaya to? True love can wait. Kailangan mo magtiis, kailangan mo maghantay, kailangan mo magpasensya. Last can't wait. Mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagliligawan, nag-MU. Pag hindi pa kayo kasal at nagmamadali na makuha yung hindi dapat makuha, hindi love yan, hindi yan true love. Eros yan. Dahil ang tunay na love, nag-aantay hanggang ikasal kayo sa altar, o sa west, o sa east, o sa north, o sa south. Nag-aantay, hindi nagmamadali, dahil ang nagmamadali, nagkakamali. Love can wait, last can't wait. Pag sinabing last, singaw lang ng init ng katawan mo yan eh, digo mo lang ng doble. Ang tunay na pag-ibig, nag-aantay ng tamang oras, ng tamang panahon, ng tamang tao, sa tamang edad. Yun yung true love. Pag nagmamadali, parang nauubusan ng babae at lalaki kasi magbabalentines na naman, may mapus lang tayong, hindi na single, double na. Para yun lang. Hello? Sabi mo sa katabi mo, mag-wait. Tamang panahon, tamang edad, tamang pagkakataon, tamang tao. Hindi kung sino yung lumapit sa'yo at madikit sa'yo, yun na. Ang unang dumaan, panalo. Hindi yun. Okay, uy, maganda, dumaan. Uy, pogi, cute. Eh, may dumaan, mas cute, mas pogi. Ito na talaga. Salawahan. Salawalwal. True love can't wait, last can't wait. Anong meron ka ngayon? Number two. True love is kind. Love is kind. NIV, ASB, and New King James Version, parehas. Sabi ng diksyonaryo sa Webster, sympathetic or helpful nature. Pag sinabing kind o mabait, maawain. Maawain, maunawain, at dahil naawa ka, gusto mong tumulong. Hello? Yung mga matulungin, they are kind. In the original Bible, sa Greek, the word is useful to others. Yung word na kind is useful. Kapakipakinabang. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa iba. Ibig sabihin, pag may nangailangan, talagang totoo may pangailangan, nakakatulong siya. Kapakipakinabang yung buhay niya. Hindi siya deadma. Nag-announce tayo ng mga gustong tumulong sa nabiktima ng Taal. Yung mga tumulong, you're kind. Pero yung, okay, kami nga, may problema din, ipakinamin yan. Hindi ko kayo kilala, pero kilala yung sarili nyo. Kung meron kang love na totoo, you will be kind, you will be useful, hindi lang sa sarili mo. Pati sa iba. So useful to others. True love helps the other person to grow better. Ang totoong pag-ibig,
Nakakatulong ka sa kapwa mo. Kung magulang mo, mahal mo, nakakatulong ka sa magulang mo. Kung asawa mo, mahal mong totoo, nakakatulong ka sa asawa mo. Okay? Sa panahon natin ngayon, hindi na sapat bumuhay ng pamilya kung isa lang ang may trabaho. Kahit nag-abroad pa ang mister. Minsan kailangan yung misis may sideline, mayroong mga extra income. Lalo na kung magkukulihiyo na yung mga anak. So if you love your spouse, tumutulong ka dapat. If you love your parents, tumutulong ka dapat sa magulang mo. Linisin mo lang yung kwarto mo, ayusin mo lang yung kama mo, damit mo, huwag ka lang magkalat, ugasan mo yung kinainan mo, nakakatulong ka na. Kung may trabaho ka, mag-abot ka kaya. Abot ka. Mami, ito yung babayaran ko, bayaran mo ha. Nag-abot ng problema. Useful nga eh. Useful. Okay? Kung ikaw may boyfriend, girlfriend, kayong dalawa ba nakakatulong sa isa't isa para maging mabuting tao, mabuting Kristiyano, nagiging demonyo kayo? Hello? Ang tatanong lang naman eh. Ano? Are you useful sa relationship na meron ka kahit kanino? If you are kind, you are useful, you are helpful. Kaya nga sabi ko, ang relationship mo hindi nakakatulong sa'yo, maliban lang sa kasal, ang kasal pinagbibigyan talaga ng to the max yan. Pero pag hindi kasal, lahat ng relationship na hindi nakakatulong sa'yo, itigil mo. Hello? Hindi nakakatulong sa pag-aaral mo, nasisira. Hindi nakakatulong sa pagtatrabaho mo, naguguluhan utak mo. Ipigil mo na yan. Spiritually, hindi ka lumalago. Dati, excited ka kay Lord. Ngayon, hindi na. Dahil dyan sa taong yan, tigil mo yan. Parang galit kayo sa akin. Pangit ba? Pahilap mo na ibang preaching dyan. Parang ayaw nila na ito eh. Hello? Hello? Closing na tayo? Useful. If you have this kind of love, true love, you will be useful to your parents, to your spouse, girlfriend, boyfriend, o kung anino man. Useful ka. Sa pamilya mo, useful ka, hindi yung pabigat ka. Amen. 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 True love helps. Okay? Number three. Love does not envy. True love does not, is not envy. Kasi itong definition dito, yung love is, meron namang love is not. Okay? So, three version, pare-pareho sinasabi. Now, what is envy? Envy is painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another, joined with a desire to possess the same advantage. Yung bang nasasaktan ka pag yung iba meron? Yung ganun kainggit, bakit siya meron, ako wala? February 14 na naman, yung mga Facebook nila ang nakalagay doon sa, ano yan, tawag doon? In relationship. Ingit na ingit. Yung iba, yung kapitbahay namin, may bago na namang TV. O nga, galing nga siya sa ano eh, sa hospital. Baka naman pati yung corona, pwede may corona, ako wala. May bagong corona. Pati ba naman yun? Gusto mo bang maging Miss Universe? Kaya na, corona mo, virus? Painful resentment. Yung bang talagang, pag nakakita ka ng iba sa Facebook, lalo sa Facebook, alam niyo yung Facebook, pag kayong mga maingitin, huwag kayong magbubukas ng Facebook. Baka mag-suicide lang kayo. Dahil yung mga nagpo-post naman doon, di naman totoo lahat, halos yun. Pag ikaw nakakita ng iba, meron, nag-enjoy sila, nagbe-benefit sila for something, tapos ikaw parang nakaramdam ka ng kirot, nakaramdam ka ng tibok sa puso mo nung nakita mo yun, nung nabalitaan mo yun, this is envy.
That is envy. Okay? At gusto mo magkaroon ka rin nun. At pag ikaw nagkaroon ng envy, gagawin mo yon kahit anong paraan. Kahit mali. Okay? So, true love is not envious. The word in Greek, Bible, is feeling of covetousness. Gusto mong makuha yung hindi sa'yo o hindi pa dapat ngayon. Kunyari, magsyota pa lang kayo. Ang sex, para lang yan after marriage. Kinokobet mo na. That's not true love. Eh, peting-peting lang naman eh. Saan mapapunta yan? Holding-holding lang naman, kissing-kissing lang naman eh. Bago mo pasiklabin, sinisindihan mo muna. At pag nasindihan mo, sisiklabin yan. Okay? Nag-aapoy din yan sa katagalan. Kaya huwag sindihan para hindi lumagablab. Hindi pa yan panahon. Huwag kang maingit sa iba. Dahil maiingit ka rin sa sumpang inaabot itong mga taong ito. So true love does not covet what is not yours to take. Hindi yan sa'yo. Hindi pa oras yan. Kung kayo mag-boyfriend, girlfriend, hindi oras yan ngayon. Okay? Kung kayo naman ay merong mga nakikita sa ibang tao na nag-improve ang buhay, huwag kang mag-alala. Pag nagsikap ka, magkakaroon ka rin yan. Okay? Huwag ka lang magmadali. So, true love does not covet. Hindi ka nang-aangkin ng hindi sa'yo. At pag mo sasabihin true love, actually may napakinggan ako sa radio, Christian Station, at naman, walang sabihin ko saan. Basta ang pangalan niya ay, ang kiniwento, may pastor daw, tapos, ano yun eh, mga testimony, hindi na sinasagula. May pastor, tapos may girlfriend na siya. Girlfriend o asawa. Tinapos ko pero naguluhan ako eh. Tapos, may ex siya. Tapos may senior pastor siya. So, na-promote na siyang pastor. Itong senior pastor niya, nakasalubong yung ex. Ex niya dati. Tapos sabi doon sa ex, doon ka mag-church sa ganitong lugar. Nagtataka naman yung ex, bakit doon? Ayun pala. Kasi yung pastor na ex niya, siya na yung pastor doon ngayon. Sabi ko, grabe naman senior pastor to, mabubuyo. Sabi ko, parang kagagawa ng demonyo yung ganun ah. Nagsusubo ng mali. Tapos nagkagulo yung relationship ng dalawa. Tapos sa dulo, yung ending, yung alabo. Ang nagkatuluyan yung ex, saka yung ano, yung dati niya, iniwanan. This is covetousness. Yung hindi sa'yo, inaangkin mo. Maghintay ka kung para sa'yo yan. Ganito kasi ang covet. Kunyari, boyfriend, girlfriend. Makinig kayo ha. Hindi na to, congregation singles na to. May boyfriend yan, may girlfriend yan. Pwede bang ipag-pray? Oh, pag-pray mo. Pwede ipag-pray. Pero kung mag-pray, sana mamatay yung boyfriend niya. Yung girlfriend niya. Sana kami magkatuluyan. Ngayon, Lord, balaglag sa agdan pagbaba. Hindi ganon. Kung ikaw may witness ka sa puso mo, siya binibigay ni Lord sa iyo. You just pray, Lord, let your will be done. I will wait. Hindi ako gagawa ng hakbang. Hindi ko aangkinin yan na akin ka. Hindi. Ayaw si Lord kumuha. Pag si Lord kumuha, kung talagang sa'yo yan, sa'yo yan. Pero yung gagawa ka ng paraan, alam mo, ha? Ang dami na sumablay sa ganyan. Lord, ang tagal mong pumilos, ako kikilos. Si Sarah, yung problema eh. Problema ni Sarah, Lord, bibigyan mo kaming anak, pero ang tagal, sabi ni Sarah. Katulog, oh, punta ka sa husband ko. Ayun. Problema nila yun. Lahat ng Muslim galing dun kay ano, Ismael. So, kung talagang sa'yo isang bagay at pinag-pray mo, hindi mo kailangan gumawa ng hakbang na action. Dahil pag ginawaan mo yun, nagiging covetous ka, inaagaw mo yung hindi sa'yo. Okay? Pero kung si Lord ang kukuha, eh di covetous yun sa'yo. Si Lord ang kukuha eh. Okay? Pero siguraduhin mo, yun nga. Kasi baka naman, assuming ka lang. Nag-aaral ka sa assumption school. True love does not covet. Next. True love does not boast.
Tama ba? NIV and ESV. True love does not boast. Sabi ng dictionary, a statement expressing excessive pride in oneself. Ang boasting is yung masyado kang elib na elib ka sa sarili mo. Talagang gwapong gwapo ka, poging-pogi ka, gandang-ganda ka sa sarili mo, and the rest is pangit. No? Ikaw na talaga. Ikaw na. So, ito yun. Pag meron ang ganitong pakiramdam, hindi to true love. True love is humble. At alam nyo ba, maraming relationship ng mag-asawa na nasisira dahil sa yabang. So, ano nyo? Yung pride, hindi yan inaalagaan, kinakain yan. Okay? Kaya nga, if you're willing to swallow your pride, maayos ang relationship. Okay? Kaya lang, pag isa lang na isa ang nagsaswallow, siya lang yung tataba, yung isa hindi. Kailangan parehas. So, true love is humble. Pag ikaw hindi mautusan ng mga magulang mo, hindi ka humble. Wala kang true love. So, mag-asawa din. Ayaw mag-ayos. So, hindi true love yan. Next, true love is not proud. Okay, iba ba yung boasting and proud? Medyo. Sa NIV, proud. Sa New King James Version, pop-up. Sa English Standard Version, arrogant. Ano ang meaning ng proud? Having or displaying excessive self-esteem. Hindi masama yung self-esteem. Dahil pag wala kang self-esteem, ang hirap mag-apply sa trabaho, hirap tumayo kahit saan. Pero yung sobra, okay? Ang sabi dito, excessive. Sobra. Sobrang bilib sa sarili. The word pop-up is inflated. Lumulobo yung ulo mo. May mga taong pag pinuri mo, nagiging humble lalo. Pero yung iba naman, pag pinuri mo, lumalaki ulo. Okay? Nagkakaroon ng hydrocephalus. Inflated ego. At alam niyo meaning ng ego? Edging God's out. Tinatanggal mo sa sentro ang Diyos. Arrogant. The word arrogant means exaggerated one's own worth or importance often by an overbearing manner. So itong proud na to, yung sobra, kung makapost ka sa Facebook, akala mo yaman-yaman mo. Pag nagtabi kayo ni Bill Gates, si Bill Gates mukhang pulubi, date mo pa. Yung ganon, tapos wala ka namang pera talaga. Overbearing, sobra to, no? Hindi makatotohanan, sobra sa totoo. Okay? The word proud in Greek is blowing, hinihipan. Kaya nga, di ba, pag mayabang ka, parang kang 3D, ah. Alam niyo ba yan? Ay, hindi niya nabuhutan yan. Ah. Nung panahon namin, 3D electric pan, pag sinabing mangin, yun si 3D. Mahangin. Okay? O kaya, lumalaki yung ulo mo, nag-i-implate. So, tama yung word. Proud means implate. Lumulog. Okay? So, ang totoong pag-ibig, hindi mayabang. True love is humble. Next. True love does not dishonor others, sabi ng NIV. Sabi ng New King James Version and ESV, not rude. So the word dishonor is to treat others in a degrading manner. To bring shame on others. Ang totoong pag-ibig, gumagalang sa asawa, sa spouse, gumagalang sa magulang, gumagalang sa anak, boyfriend, girlfriend, naggagalangan. Sa kapatid, boyfriend, girlfriend, pag sinisigawan mo sakali o pinagagawa mo ng kalokohan, yung dishonor. You dishonor. Pag pinagagawa mo ng mali, ng kasalanan, you dishonor that person. Hello? Napabastos sa Tagalog. Ang dishonor is pambabastos. Pag pinagawa mo ng bastos, hindi dishonor. Pag hindi ka sumunod sa magulang mo, nambabastos ka, so dishonor. So kung totoong love yung meron tayo at kailangan natin ito, we will learn to respect the object of your love, of our love.
not rude sa King James, yung King James Version. The word rude is rough, uncivilized, unlearned. Tagalog to, magaspang ang pag-uugali. Alam niyo yung magaspang ang pag-uugali ng isang tao? Pag nakasama mo, pagkatapos mong makasama ng ilang oras, sugat-sugatan ka. Nakakasugat magsalita, nakakasugat yung galawan. Iba naman yung pagtao na kasama mo, paghiwalay nyo, ang payapayapa ng buhay mo, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Itong mga road, pag alis mo, naguluhan utak mo, parang yung buhay mo, kung ano nangyari. Parang galing ka sa gera. Sugat-sugatan ka. So true love respects the object of your love. It does not dishonor. It does not rude. Number 7. Love is not self-seeking. NIV and New King James Version. Sa ESV, love does not insist on its own way. Hindi niya pinagpipilitan yung gusto niya. Okay? So, seeking only to further one's own interest. Yun po yung word na self-seeking. Yung gusto mo lang, ang gusto mong masunod. Pag lagi mong gustong masunod, hindi yan true love. Okay? At pag pinagpipilitan mo yung gusto mong mangyari, hindi yan true love. Sabi ng marami, pambihira. Loveless pala lahat tayo rito. Akala ko pa naman, in love ako, hindi pala. Okay, ano ng score nyo? Number 7 na tayo. Nakakailan na kayong score? Ilan ang check? Ano, 0? Ilan ang check? Ilan ang check nyo? Evaluate tayo mamaya. True love is not selfish. Ang totoong pag-ibig, hindi makasarili. Hindi yung ako. Lagi mo na lang, ikaw lagi hihingi na sorry, ha? Huwag sorry ka na! Yung gusto ko, gawin mo! Lagi ganun, hindi yan. Number 8, true love is not easily angered. Ako, patay tayo ditong lahat. Laktawa natin. 9. Patay tayo kay Lord dyan. Sige, balikan natin yung NIV, not easily angered. New King James Version, not provoked. ESV Version, not irritable. Angered, sabi ng dictionary, a strong feeling of displeasure and usually of antagonism. Itong word na anger is yung hindi ko gusto, pero hindi lang hindi mo gusto, galit ka na dito, at yung word na antagonize is kalaban mo na yan. Kaya may mga taong hindi na nagkasala sa iyo pero galit ka pa rin. No, kasi kalaban mo na siya eh. This kind of people, I don't like them. They are peasants. 'Di ba? So, ito 'yun eh. Hindi masamang magalit, sabi ng Bible, be angry but sin not. Pero ito, yung galit mo hindi na nawawala. Kalaban mo na 'yan. And then sabi dito, not provoke. The word not provoke is to stir up, incite to anger. Ang true love is hindi madaling ma-stir up para magalit. And the word irritable is responsive to stimuli. Lahat na makita mo, react. Lahat na makita mo, react. Uy! Lahat na lang! Na-stimulate kang mag-react, reactionary. Nagre-response ka sa lahat ng ito at yung response mo, hindi masaya. Tingnan mo yan, ha? Check? X. Sino check? Ayaw talaga nila umamin. Mamaya, meron din dito, true love speaks the truth. Kaya mamaya, aamin na kayo. True love is peaceful. Hindi pala away. Hindi pala galit. 9. True love keeps no records of wrong. Sabi na NIV.
Alam niyo, marami mga istorya, lalo sa mga mag-asawa, no? Ginawa mo ito noon. 19 kopong-kopong. Mga istorya, you know? May mga records of wrongs. Gumawang mali ngayon, pero ang babalikan niyo nakaraan, inulit mo lang ito, dati mo na itong ginawa eh. No? Sabi ng Bible, true love keeps the records of wrong. Yung tapos na, lalo na kung pinagsisihan na yan. Huwag mo lang uhukay ka pa sa baol ng kasaysayan, sa archive. Eto! Papaalala pa. Kaya lalong hindi naayos ang relasyon pag may problema. Kasi humuhugot sa baol ng nakaraan. Sabi sa New King James Version, thinks no evil. Sa ESV, no resentment or no, not resentful. Ano meaning nito? A feeling of indignant, displeasure, or persistent ill will at something regarded as wrong. Ito nga, yung keeps no record of wrong, ibig sabihin, hindi nawawala sa utak mo yung maling ginawa niya. Persistent ill will, hindi ka na masaya sa kanya kasi may ginawa siyang dating mali. Kahit wala siyang ginawang mali ngayon, pero may mali siya dati. So, kung masaya nang galit ko sa kanya ngayon, yung mali niya dati, pero tapos na yun. Lalo na yung iba, humingi na ng tawad, tapos na yun. Eh, inulit, di pa tawarin muli. Si Lord, ganito ka rin eh. Ilang beses ka pa nagkasala in a day? Sino dito hindi nagkasala for one week? Taas ang kamay. Wala tayong nagkasala for one week. Taas ang kamay. Para madaling tanongin. Sino sa inyo pinatawad ni Lord? Kaya hingi na ng tawad? Lahat naman tayo nagkakasala. Eh si Lord, oh, hindi nagkikip ng records of wrong. Hindi sasabihin ni Lord. Gaganon si Lord sa'yo. Ano kasalanan mo ngayon? Ah, Lord, yung dati pa rin. Ah, yung dati pa rin. Wala ka talaga kwenta. Tingnan mo, panay dati pa rin parehas. Di ka na natuto. Adya ka na naman. Kumanta pa si Lord. Di ka na natuto. Adya ka na naman. Diba? So, hindi ganun si Lord. Pag lumapit ka kay Lord at sinabi mo, Lord, yung kasalanan ko dati. Ah, ano nga ba yung kasalanan mo dati? Di mo maalala, Lord? Hindi. Kasi sabi ni Lord, as far as the east is from the west, I remove your transgression from you. At kung gaano kalalim ang tubig, sabi niya, ang dagat, ganun ko kalalim binaon yung kasalanan mo, sabi doon sa Book of Micah. God keeps no records of your past wrongs. Kaya kung tatanggihin mo si Lord, Lord, naalala mo yung kasalanan ko, hindi niya maalala yan. Kaya kung gusto mong gayahin si Lord, dapat ganyan ka rin. True love forgives and forgets. Yung forgets, medyo mahirap, pero yung forgives, mas madali. If you truly forgives, kung hindi mo man ma-forget, kasi malalaman mo na hindi ka pa nag-forgive pag naalala mo, nasasaktan ka pa. Pero pag naalala mo, totoo kang nagpatawad, naalala mo at di ka na nasasaktan, nakapagpatawad ka na nun. Pag narinig mo yung pangalan, di ka na nabibwisit, nakapagpatawad ka na. Pag nakita mo yung mukha, nakapost sa Facebook, di nagbayad ng utang sa'yo, tapos kung anong nilalagay dyan, nakapagpatawad ka na, okay na. Hindi mo na binablock. Natapon mo lang sa cellphone mo. 10. True love does not delight or rejoice in evil. NIV. New King James Version, iniquity. ESV, wrongdoing. True love does not rejoice in iniquity or wrongdoing. So, ang sabi ng evil, ang dictionary sa word ng evil, evil is sinful, wicked. Yun namang iniquity, gross injustice, kasamaan, kasalanan. Gross injustice, ibig sabihin, hindi fair ang treatment mo sa taong ito. When you do injustice, nalalamangan mo siya. Ginagawan mo siya ng panlalamang. Okay, hindi lang nalamangan ng konti, gross, ang dami. So, ang tunay ng pag-ibig, hindi mapanlamang. Mga lalaki, huwag kayong manlamang sa mga babae. Hello? Huwag yung samantalahin ang kahinaan nila. Mga babae, huwag niyong lamangan yung mga lalaki, huwag niyong samantalahin yung karupukan nila. Amen ba? Tayo maglamangan. Marupok sila eh.
Okay. Wrongdoing. Evil or improper behavior or action. Ibig sabihin ng wrongdoing, hindi tamang gawa. Hindi panahon, hindi tama, mali. So ang tunay na pag-ibig, di gumagawa ng mali. True love, avoid sin. Kung kayo gumagawa ng kasalanan, hindi yan love. Dahil ang totoong love, ayaw sa kasalanan, ayaw sa mali. Kaya kung kayo gumagawa ng kasalanan, that means that's not love. Ang ending niyan, hindi love, war. Gulo lang yan. 12. O 11. True love rejoices in truth. Truth means sincerity in action. Character and utterance. The facts, reality. So, ang totoong pag-ibig, hindi nagsisinungaling. Kanina pa kayo ayaw mamin. Ano na score nyo? Ano na score nyo? Sino? Sobrang naman. Kailangan natin tanggapin si Jesus mamaya. Okay. True love, avoid sin. True love, do not lie. Kaya totoong relationship, open. Walang tinatago. Pag may tinatago ka, ibig sabihin may mali. Amen? Kaya yung pag-ibig na dapat yung maranasan ay walang tago-tago. Number 12. True love always protects. Sabi ng NIV. Verse all things, sabi ng yung King James sa ESV. The word protect means to cover or shield from exposure, injury, damage, or destruction. Yung bears all things to move while holding up and supporting. So ang totoong pag-ibig, hindi ka natutuwa sa kasalanan, sa mali, pero hindi mo in-expose. Oh, mali ka eh. Pero huwag ka mag-alala. You are secure. Protektado kita, pero i-re-review kita, sasabihan kita, bago pa malaman ng iba, usap na lang tayong dalawa, tutulungan kita. Tigil mo na, tulungan kita makaayos, makabangon, makabawi. Ang true love, gustong tumulong kahit nagkamali. Ang true love, kahit nagkamali, hindi niya in-expose yung kamalihan, pinoproteksyonan pa rin dahil yung kahihiyan. Amen? Kaya pag may mga chismoso-chismosa at gusto ikwento, hindi yung true love. Ang true love, nalaman mo yung mali. Di ba si Lord, He knows the depths of your heart and He love you the same. In-expose ba tayo? Hindi. Huwag ka lang talagang maging makapalang mukha at matigas ang ulo. Gagawin ni Lord yun sa'yo. Kaya habang hindi pa, itigil mo na. Amen? So,